Praise the Lord once again. Welcome to KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. Welcome to Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Like, share, and follow. Kingdom of Jesus Fellowship International. Like, share, and follow. Glory to God. And to Thus Saith the Lord, radio and television programs, watch and listen. Invite others also to watch and listen. And always pray for its victory. And also support financially. Napakahalaga noon na ating pinapakinggan, pinapanalangin, pinag-aayuno, sinusuportahan pinansyal, pinag-iimbita, glory to God, at hinahangad ang tagumpay ng Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken. Glory to God, ang KOJF Church YouTube channel, ang Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page, sa kabuuan ay ang Kingdom of Jesus Fellowship mismo. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. At bago tayo magsimula, kagaya ng dati ay huwag kalimutan ha, ihanda ang notebook, ang pen. Ihanda ang notebook, ang pen. At most especially yung inyo pong mga banal na kasulatan. Napakahalaga po noon, mga minamahal. Glory to God. Kagaya nga po ng sabi ng isang ating pastora, napakahalaga na kapag dumadalo, nakikinig at nanonood ay nagsusulat, sapagkat kapag napaharap sa mga tanong o sa mga pagtuturo ay nasasagot ang mga tanong. At hindi lamang iyon, mga minamahal, naituturo talaga ang tamang katuroang galing sa pinakapuso ng ating Panginoon. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. I believe with all of my heart that you are now ready, praise the Lord, hallelujah, to listen once again to marvelous Word of God and be filled once again with the presence of God. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. So kung handa na po ang bawat isa, at naniniwala naman ako talagang handang-handa na po kayong lahat. And don't forget to share these videos to your loved ones and friends as you are being blessed by the wonderful revelations of God. So let your friends, loved ones, and relatives be blessed also. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay bago tayo dumako sa ating pong victorious midweek service. Sa oras na ito, taas muna natin yung ating mga kamay patungo ng langit. Shall we pray? Heavenly Father, in Jesus' name, once again we come to you with a humble heart. Once again we come to you with full of expectancy in our hearts. Tunay nga po, Panginoon, gagawa ka na naman ng mga dakilang bagay sa aming mga buhay. Magpapakahayag ka na naman, Panginoong Diyos. Truly, O Lord, we will receive once again wonderful revelations from you, and we will experience once again the great manifestation of the Holy Spirit. Lord, you will save us, heal us, perform miracles, and grant the good requests of our hearts. Tunay nga po, Ama, ipaparanas niyo pong muli sa amin ang inyong pagliligtas. Ipaparanas niyo pong muli sa amin ang inyong pagpapagaling. Ang inyo pong mga kabutihan at katapatan ay muli naming mararanasan.
at tuturuan niyo kami, Panginoon, na mabuhay at lumakad kasama ka, kagaya mo, at nabubuhay para lamang sa iyong lahat. Truly, Lord, once again, you will teach us to walk, to live, and live like you, O our Lord Jesus Christ. So ngayon pa lamang, Ama, hinihiling namin ng paglinis ng inyong dugo sa aming mga puso. Cleanse our hearts with your holy blood and make us worthy in your sight, Father God. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoong Diyos, sa inyong harapan at sa oras na ito, Panginoon, ngayon pa lamang, in advance, we bring back to you all the glory. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah! Glory to God. Alam mo, ang Diyos, lagi tayong binibigyan ng tagumpay. Oh God, kapag ating isinasakabuhay lahat ng mga ipinapangaral dito sa Kingdom of Jesus Fellowship, if we are, no, practicing what the Kingdom of Jesus Fellowship is preaching, if we are practicing the wonderful of revelation of God in this ministry through His man and His woman, His family in this final hour, His ministry, its leadership in this final hour, truly nararanasan natin na ang tuloy-tuloy na victory ng ating Panginoon. Pakisabi nga po, tuloy-tuloy. At dahil dito, napupuno tayo ng kagalakan. At ang magagawa natin is to shout and continually shout for joy. Hallelujah! Shall we shout for joy? Come on, clap your hands, you people of the land. Shout unto God in the voice of triumph. Shout, shout for joy. Shout for joy, come on. Hallelujah. Yan ang ating kakantahin sa oras na ito, ha? Dance tayo, ha? Dance tayo, come on. Woo! Shout, shout for joy. Shout, shout for joy. For the Lord has given us the victory. Sing it! Shout for joy, for the Lord has given us the victory. No weapon, no weapon formed against us shall prosper. No kingdom reigns against us shall stand. All for the Lord is the rock of our salvation. Come on.
joy. Come on, open your mouth and touch the Lord your God. Ikaw na nakikinig at nanonood, kung magagawa mong tumayo dyan, kung magagawa mong bitak, sumayaw dyan, sumayaw, sumayaw. No weapon, no weapon form against us shall prosper. No kingdom reigns against us shall stand. For the Lord, for the Lord is the rock of our salvation. Woo! Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! At dahil dito, mga kapatid, mga kababayan, mga magulang, mga minamahal, mga kaibigan, wala tayong magagawa kung hindi patuloy na ibigay, ilagak ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Oh, truly, the Lord is giving us continually complete and continuous victory forever. So we are putting our full trust to Him forever. Patuloy tayong dadalo, maglilingkod. Patuloy tayong hahayo, magmimisyon. Patuloy nating i-offer ang ating buhay sa Kanya. Pinaka the best, hindi tayo mamamahinga, hindi tayo magtatago sa loob ng ating tahanan at magbabantay ng ating mga tahanan. Hindi nirarapture ang tahanan. Ang nirarapture ay mga kaluluwa. We will not remain in our houses. Our houses will never be raptured. We'll not go to heaven. But we will go continually on a mission field. In a mission field. We will serve continually our God. We will continually give our best to the Lord. The best praise, the best clap, the best worship for Jesus. The best offering for the Lord. We will continually trust Him forever. Hallelujah. Come on, say it. For there is no one else like you. There's no one else like you. Yes, Lord. Ooh, hallelujah. You save us to be with you. We bow down and worship you. Oh Lord, your love is true. Oh Lord, your love is true. For we cast all our cares. For we cast all our cares. And you always
always have the answer. Yes, Lord. We believe in what you say and in your amazing grace. Come on, sing it once again. Oh, there's no one else like you. Yes, Lord. Come on, say it to Jesus. To be with you, we bow down and worship you. Oh, Lord, your love is true. Oh, Lord, your love is true. For we worship you.
Oh Lord, your love is true, for we cast all our care, and you always have the answer. We believe in what you say and in your amazing. For the very last time, shall we declare it? We trust in you. We believe in you. Oh God, you're the only one who never fails. And the day will come when we see your face. We trust in you. We believe in you, Lord. For your mercy and your glory will never change throughout eternity. For the very, very last time, oh, we trust in you. We believe in you, Lord. Come on, church, sing it. Yes, Lord. Yes, Lord, come on. Speak it out, church. Speak it out. Oh, our love, our trust for Jesus. Come on, church. Speak it out. Express our love for Jesus. Express our confidence, our trust for Jesus. Ipahayag po natin ang ating pag-ibig sa Kanya, ang ating pagtitiwala. Yes, Lord, we trust you. We trust you, Lord. Oh, for no one else like you, God. Oh, we trust you, God. For no one else like you, God. Oh, your amazing grace is so awesome, so wonderful, magnificent, majestic. Uraraba shiri di bianda, rarabahan daraba shiri di bianda. Urababahan dararabahan. Urababahan. Thank you, Lord. Ibigay po natin ang pinaka-the-best sa palakpak para sa Panginoon. Ang sabi ko po ay pinaka-the-best sa palakpak para sa Diyos. At pinaka-the-best na talon para sa Panginoon. At pinaka-the-best sa sigaw. Hallelujah! Glory to God. Praise the Lord. So lahat ng narito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, tayong lahat ay makakaupo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayong lahat ay makakaupo sa banal na presensya ng Panginoon, those who are here, those who are watching and listening out there. Once again, welcome to our Victorious Midweek Service. Friday Victorious Midweek Service. Glory to God. Hallelujah. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng ikalawang Korinto. Yan, ikalawang Korinto, kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 5. I have here with me a New International Version
and the New Living Translation. Maikli lamang po itong mga minamahal. Ano po? So get your Bible, get your notebook and pen. Napakagandang nililista natin yung ating mga natututunan dito, ha? Glory to God. Hindi tayo nabubuhay para saan mang bagay. Ano po? Nabubuhay tayo para sa Diyos. Glory to God. Magpasalamat ka po sapagkat meron ditong mga lingkod ng Diyos na tinuturuan ka, pinapatatag ka, pinapalakas ka, ginagabayan ka. Upang sa ganoon, tuloy-tuloy kang magamit ni Lord mightily, effectively, makahayo ka. No? At para matulungan ka ng lubos at hindi ka nahihirapan, yung mga kapatiran natin dyan sa Bukawi, sa Bulacan, sa Balagta, sa Santa Maria, sa Pulilan, lahat ng lugar sa Bulacan, Hagonoy, Mikawayan, Marilao, lahat sila ay i-connect mo rito. Dalin mo rito. Lahat ng nasa Laguna, Cavite, Rizal, Luzon, Visayas, and Mindanao, Bicol, Capiz, all places here in the Philippines and all places in the nations of the world, let them connect here. Let them become a kingdom of Jesus. Let them be, let them always attend and listen and follow and like and share and watch and view, no, our videos and sayings here at the Kingdom of Jesus Fellowship. Glory to God. So, ikalawang Korinto, Kapitulo 8, sabi nga po ng isang pastora natin, nakakatuwa po na laging dumadalo, laging nakikinig, laging nanunood. No? Kasi pag nasa bahay, tuloy-tuloy pa rin yung pakikinig at panunood, nagre-rewatch. Kasi po, napakaganda na sa paghayo, eh punong-puno ng kapangyarihan at talagang tamang aral. Hindi na pinaghihirapan yung iaaral namin. Yung mga tanong nila, nasasagot talaga. Kasi punong-puno kami ng aral mula sa Panginoon, di ba? It's nice to hear that. Our dear pastor is going into a mission field or preaching the gospel of Christ with the anointing, with signs, wonders, and miracles. And not only that, having difficulty in preparing sermons. Kasi naglilisan na lang, just jot down the revelations coming from us. And every questions are being answered because of our messages that are being preached here. So ikalawang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 5. Yan, ikalawang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 5. Ayan, ano pong sabi rito? Yan, basahin natin sa NIV. Ang pamagat, no? Ang pamagat, very poor but with generous heart. Very poor, very very poor but with generous heart, no? Sobrang mahirap pero mapagbigay pa din. Hindi lang mahirap, ha? Sobrang mahirap. Sobrang mahirap pero mapagbigay pa din. Very poor, not just poor, but very poor but with generous heart. Bukas palad pa rin, pagpagbigay pa rin. Hindi kuripot, hindi tiyani, no? In the book of 2 Corinthians 8:1-5, it says, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability." Ang sabi po rito, yan. "Entirely on their own, they ardently pleaded with us for the privilege of sharing in the service of the Lord's people, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us." Mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at sa ating lahat, eh gusto namin ipaalam sa inyo ang grasya, ang biyaya ng Panginoon na iginawad sa mga kapatiran sa Macedonia. Yan. Nasa kabila, sa gitna ng matinding pagsubok, hindi lang pagsubok, matindi, very severe trial, no? They experience. Eh nag-uumapaw pa rin sa kanilang mga puso, nag-uumapaw sa kanilang mga puso, ha? Ang kagalakan. Kagalakan saan, no? Nasa kabila ng kanilang matinding kahirapan,
Sila pa rin ay bukas palag, nagkakaloob, nagbibigay. Grabe itong mga to. Isipin mo eh, dumaan sa matinding problema, pagsubok, laban ng buhay, kagapitan, pinansyal eh. Abay, bukas palad pa rin nagkakaloob. Hindi ko ripot. Glory to God. No? Hindi madamot. No? Hindi tiyani, hindi mapagbilang, hindi mapagkwenta. Grabe ito. At ang sabi rito, sapagkat ako mismo, ang sabi ni Apostle Paul, ay makakapagpatotoo na sila ay nagbigay, hindi lang mang sa kanilang kakayanan, sobra pa sa kanilang kakayanan. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Grabe ito, beyond their ability. Antindi nito. No? Entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service of the Lord's people. Aba, ibang klase ito. Sabi ko talaga, ibang klase ito. Aba, kusang loob silang nagkaloob. Kusa silang nagbigay. Hindi sila inexhort. Hindi sila pinilit. No? Hindi sila pinwersa. Kusang loob. No? Sila mismo ang nakiusap kay Apostle Paul. Apostle Pablo, do not exempt us. Apostle Paul, please do not exempt us in this Lord's service for the people, in this service for the people. Mm. Eh, alam nila, service to the Lord's people ito eh. Alam nila itong bigayang ito ay hindi bigayan na basta bigayan lang. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi ito basta bigayan lang. Alam nila ito'y gawain ng Panginoon. Yun eh. Alam mo, mag-ingat ka ha. Maaring sa oras na ito, bukas palad ka, nagbibigay ka. O kung kuripot ka, itapon mo na yan, pagiging kuripot mo. Madamot, itapon mo na yan. Pero kung ikaw ba'y mapagbigay, mag-ingat ka ha. Siguraduhin mong ang binibigyan mo, hindi mga Absalom, hindi mga Judas. Hindi mga fake and false religion and false belief and false church and false men and women of God. Do not give to these people, to this ministry. Hmm. If you have the gift of giving, if you have a generous heart, please support, donate and give to the right ministry. Like the Kingdom of Jesus Fellowship. Hmm. A kingdom that cannot be shaken. Saving the world, healing the world. Delivering the world. And let the world experience the goodness of God, bringing the world to their highest calling and perfect destiny in Christ. Mm. Mag-iingat ka po. Na kung ikaw ay mapagkaloob, mapagbigay ka, eh siguraduhin mong sa tama mo binibigayan. Amin po ba? Nakakatuwa itong mga taga-Macedonian churches na ito eh. Talagang kusa sila, pakisabi kusa. Hindi sila pinipira, hindi sila pinipilit. Ang sarap makasama ng mga ganitong mga tao, hindi pinipilit para dumalo, hindi pinipilit para manalangin mag-ayuno, hindi pinipilit para mag-misyon, hindi pinipilit para magbigay ng ikapu at handog, para mag-donate, para tumulong, hindi pinipilit. Kusang loob sila, ang sarap nito. Mm, nakikinig pa ho ba tayo? Galing. Mm. Naunawaan po ba natin? So makikita natin dito, una, number one, write it down. Number one, write it down. No? Ang sabi rito, no? Anong sabi sa verse 2? Siguro isa-isahin ko, no? Basahin ko ulit yung verse 1 and verse 2, no? And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Kaya makinig ka. Huwag mo sabihin, estudyante ako eh. Full-time ako eh. Oh, hindi ka na magbibigay na ikaputandog. Oy, huwag kang ganyan. Huwag mo sabihin, nangangalakal ka lang, nagtitinda ka lang ng taho. Nagtitinda ka lang ng tinapa, hindi ka natutulong, hindi na bukas ang palad mo at hindi ka na magkakaloob. Eh lalo na kung kumikita ka ng dolar. Mm. You know, no matter how great or small your job, your business is,
No matter how rich or poor you are, you must have a generous heart, an open heart to give to the Lord. Dapat bukas ang puso mo. Alam mo, sa totoo lang, meron nga nagpa-prayer request sa akin. Kanina na naman, meron na namang nagpa-prayer request sa akin. Lagi namang may nagpa-prayer request sa akin, palagi naman yun eh. Pero kanina, gusto kong banggitin, ito ay isang head ng isang denomination sa Pilipinas, sa buong mundo. One of the head of a well-known, an old denomination here in the and here in the Philippines and in the nations of the world. Oh. Oh. And he messaged me. Anong sabi niya sa akin? Please include me in your prayer. I was tested positive of coronavirus last Sunday. Nag-message po siya sa akin kanina. Ito po ang apostol ng Diyos. Bakit ako apostol? Sapagkat ako'y hinihingian ng tulong, ng payo, ng panalangin ng aking classmates, batchmates, schoolmates, neighbors, friends, loved ones, relatives, and heads of different churches and denominations here in the Philippines and in the nations of the world. This is the mark of an apostle of God. So a head, I believe a secretary general of a old denomination here in the Philippines and the nations of the world messaged me. No, and he said to me, please include me in your prayer. I was tested positive last Sunday of COVID-19. And I said, yes, it's my pleasure and God will heal you. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Glory to God. So, makikita natin dito, no? And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given us, has given the Macedonian churches in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Alam mo, huwag mo sabihin na pandemya ngayon, hindi ka nadadalo, mapipigilan ka na ng pandemya. Huwag mo sabihin dahil pandemya ngayon, hindi ka na magbibigay ng kaputandog, hindi ka na hahayo. Huwag mo sabihin, diyan ka na lang sa bahay mo. Alam mo yung bahay mo, hindi ira-rapture yan. No? Hindi ira-rapture yung bahay mo. Ang ira-rapture, mga kaluluwa, ang mga tupa. Pag tinanong ka ng Diyos, o anong ginawa mo sa huling bahagi ng buhay mo, binantayan ko yung bahay ko kasi walang magbabantay, walang mag-aasikaso. Oh my gulay! Mga minamahal, mga magulang, ano bang sabi ng Biblia? Si Abraham, hindi lang po iniwan yung bahay. Iniwan niya yung kanyang kababayan. Iniwan niya yung kanyang bansa. You know, Abraham did not just leave his house, but he left his country, his people, the Mesopotamia, and obeyed God. Sumunod sa Diyos. Nakikinig pa ba tayo? Huwag na huwag kang magbabackslide, I tell you. Pakinggan mo itong aral na ito. Dahil ito'y tamang aral, tunay na aral, apostolic message. Apostolic message must be heard all over the Philippine Island and then and all over the nations of the world. Hindi haka-haka, kuro-kuro, sabi-sabi, turo, aral, doktrina ng relihiyon. Not just opinion and hypothesis of any man. Not about the culture and the beliefs and doctrines of religions. But an apostolic message. Naunawaan po ba natin? Kaya ano po ang diin dito? Very severe trial. Extreme poverty. But they gave. No? Nagbigay sila. Rich generosity. O isipin mo, bakit hindi ka dumadalo ngayon? Pandemya kasi. Bakit ka hindi humahayo ngayon? Pandemya kasi. Bakit ka hindi na nagmi-mission?
Dami mong excuses and reasonings and alibis. Bakit di ka nagkakaloob, hindi ka nagbibigay? Dami mong excuses, reasonings and alibis. Dami. Sabi nga nila, if there is a will, there is a way. Kapag gusto mo, gagawa ka ng paraan. Pag ayaw mo, ay, ang dami mong alibay. Kikinig pa ho ba tayo? Glory to God. Inuulit ko, Abraham left not only, no, his house, but his country, Mesopotamia. He left his people. Not just for the meantime, but forever. Forever. Forever talaga. Iniwan niya talaga ito. Nagiginig pa ho ba tayo? Kaya ako, nung pinaiwan ng Diyos sa akin yung business ko, business namin, iniwan ko. Family business. Nung pinaiwan sa akin ng Diyos yung tinapos ko, iniwan ko. At pag may sinasabi sa akin ng Panginoon na iwanan, iniiwanan. Nagiginig pa ho ba tayo? You know, I left our family business. I left what I finished from the secular school. Anything, anyone, anybody that the Lord will tell me to leave, you know, I will leave them. Para sa Diyos yun eh. Nagiginig pa ho ba tayo? Para sa Diyos yun. Ang sabi ko, para sa Diyos. Alam mo, makinig kang maigi sa akin, pag dumarating yung krisis, pandemya, pagsubok, laban ng buhay, marami nang dadaya na, nangi-scam na, at nangungutang at di nagbabayad. Oh. Kaya pag merong naka-DA, nangutang yan, hindi yan nagbayad. Pag merong naka-DA, hindi yan nagbibigay ng ikapot andog. Pag merong na-DA, ibig sabihin, yan ay ano, pera ang puro habol niyan. Puro suporta ang habol niyan. Hindi siya nagbigay ng buhay at di nagbibigay ng buhay yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Marami nandadaya, nangi-scam, nangungutang na di nagbabayad, nagnanakaw, pati ikapo at handog. You know, when this pandemic crisis comes, many scammers came out. Scammers are coming out. Many budol-budol, many false investing business. Yung mga scam, easy business. Marami, hindi na nagbibigay ng ikapot andog, hindi na dumadalo. Nangungutang, hindi nagbabayad. Nakikinig pa ho ba tayo? Nagnanakaw ng mga pera ng church, nagnanakaw na ikapot andog. Ako, kilala ko eh. Kilala ko kung sino yung mga utangerot o tangero na hindi nagbabayad. Pumipirma na hindi tumutubad sa pinirmahan. Mga puro lang suporta ang kailangan. Mga nakikinig pa ho ba tayo? So number one, despite of very severe trial and extreme poverty they had experienced, you know, their overflowing joy and extreme poverty welled up in rich generosity. Verse 1 and verse 2 yan. Grabe itong mga Macedonian churches na ito. Nabubuhay kagaya ng Panginoong Hesukristo at para sa Panginoong Hesukristo at tinutularan yung yapak ng Panginoong Hesukristo. Pero hindi natin kayang tularan si Jesus, ha? Matutularan natin yung ibang area ng ginawa niya, pero hindi lahat. We can live like Christ, but we cannot follow all the example of Christ. Ano yung hindi natin kayang tularan? Yung Diyos na magkatawang tao, yung mamatay sa krus ng Kalbaryo at magbangon muli sa mga patay, hindi natin kayang tularan yan. God to became man and died on the cross of the Calvary and paid the penalty of our sins and resurrected from the grave after 3 days. You know, we cannot imitate that. Hindi natin kayang tularan yan, mga kapatid. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi natin kayang tularan yan. Marami naman,
nagtatayo ng church, nangaagaw ng tupang, nangaagaw ng church, nagpapastor kunwari, nagpapastor kuno, nagmi-mission kuno, pero ang pakay lang yan, nako, position at saka suporta lang ang pakay yan. Beware. Beware of those who are establishing a church, going in a mission, going on a full-time, what he or she is saying, serving the Lord, what he or she is saying, deceiving people, and yet, only love for the position and love for the money. Beware of these people. Beware of these scammers. Madali mong mahahalata ang mga Judas, ang mga Absalom, ang mga Jotrepes, ang mga magnanakaw. Tingnan mo yung record niya ng mga hindi nagbibigay na ikapotandog, mga pumipirma na hindi tumutupad, mga hindi nagbabayad ng utang. Yan, hindi magagandang leader yan. Magaling lang yan magpalusot. Magaling lang yan na mangkumuha ng puso ng mga tao. Magaling lang yan na mag-message, mag-comment sa mga comment, sa mga post ninyo. Pero yung buhay niyan, malayo yan. Nakikinig pa ho ba tayo? No. Kaya ikaw na nakikinig at nanonood, kung hindi ka dumadalo, huwag mo sabihing malayo. Purihin ng Panginoon, huwag mo sabihing walang pera, huwag mo sabihing may pandemya. Huwag mo sabihing ang dami mong excuses and alibis. Kung hindi ka nagpapadala rito, hindi ka nagbibigay kaputandog, dami mong excuses and alibis. Sabi ng Biblia, if there is a will, there is a way. So no reason not to attend, no reason not to give, no reason not to serve the Lord. No reason to continually go to the mission field. No reason. Yan. That's number one. Number two, anong sabi sa verse 3? For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability entirely on their own. Sipin mo. Kusang loob yan ah. Alam nila tungkulin nila. Di sila sinasabihan. No? Alam nila tungkulin nila. Dadalo ka ba? Magbibigay ka ba? Gagawin mo ba yung part mo? Aawit, tutugtog, sasayaw ka ba? Mananalangin, mag-aayuno ka ba? Hahayo ka ba? Alam mo, hindi sila ganun. Oh. Kusang loob. Nobody asked them to give. But willingly, without false asking them to give, they gave. You know, if you truly love the Lord, if you truly love the Lord, you will go to the mission field continually. You will give continually, you will attend continually, you will serve continually. If you truly love the Lord, no. Anong sabi rito? They gave even beyond their ability. Sobra pa sa kanilang kakayanan. Sobra pa. They sacrifice because they know it is a service for the Lord. Nagsasakripisyo ka sila kasi alam nila para sa Diyos yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya hindi mo nakikita. Nagsasakripisyo ako, nagsasakripisyo kami para ibigay sa inyo ang tamang katuroan, mamuhay kayo ng tama at maituro nyo yung tama. We are sacrificing. Oh. Seeking the face of God, seeking the will of God, seeking the right message coming from the heart of God. Because we know that this is a service for the Lord. Anong sabi sa verse 3? For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own. Verse 4, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Service to the Lord's people. Alam nila, service to the Lord yun eh. Umaawit, tumutugtog, sumasayaw, nanalangin, humahayo, nagbimisyon.
it is service for the Lord. We are attending, we are giving, we are doing the ministry work. We go to the mission field. You know, whatever we are doing for God, it is for the, it is service for the Lord. Whatever we are doing for the people of God, we are doing it as service to the Lord. Yun ang tandaan mo. Dapat maintindihan, maunawaan mo yun. Service for the Lord ito. Naunawaan pa natin para sa Diyos ito. Para sa Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Para sa Diyos. At anong, nakikinig pa ho ba tayo? At anong sabing ganun sa verse 5? Sa verse 5. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. No? You know, God must be our priority. We must do it first to the Lord. No? Anong sabi ng Biblia? Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Ituro mo ito sa iyong mga anak. Pagkabagay kayo'y nakahiga na, natutulog, naglalakad, hayaan mong makita ng iyong kapitbahay, ng lahat ng tao na ikaw at ang pamilya mo'y nagmamahal sa Panginoon upang sila rin ay sumunod at gumaya sa inyo na magmahal sa Diyos. Matthew 6, 5 to 9. Love the Lord your God with Deuteronomy 6, 5 to 9. Love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and might. Teach it to your children. While you are lying down, while you are inside the house, and let your neighbors, and wherever you go, let all people see that you and your kids and your family is loving the Lord, and they will imitate you. They will also love the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sabi ko nga sa iyo, maraming churches, maraming coalition organization, denomination movement, pero yung pagmamahal nila sa Diyos, yun ang iba. You know, many are they are serving the Lord. They accepted Jesus Christ as their Lord, God and Savior. But you know, something is lacking. They don't love the Lord their God with all of their heart, soul, mind, and might. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ako tinayo ng Diyos sa huling panahong ito. Ito ang dahilan kung bakit tinayo ng Diyos ang Carillo Family. Tinayo ng Diyos ang Kingdom of Jesus Fellowship. This is the reason why me and Carillo Family and the Kingdom of Jesus Fellowship has been raised up by God in this final hour to teach the Philippine Island and the nations of the world to love Christ more than anything, more than anybody. Maikli lang ito at magwawakas na po tayo, mga minamahal. Sabi ko nga po sa inyo, maikli lang ito eh. 2 Corinthians 8:1-5. Naunawaan po ba natin? Anong sabing ganoon? And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. May tao pa ho ba rito? Binigay daw nila una ang kanilang buhay sa Diyos pagkatapos sa amin. Yun yun eh. Anong sabi sa Colossians 3:23 and 24? Colossians 3:23 and 24. Whatever you do, work at it with all your heart. Ano man ang gagawin mo, dapat galing sa puso mo yan. Hindi galing sa nguso mo. As working for the Lord, not for human masters or not for human. Not for anybody, not for anything. No, lahat ng ginagawa mo dapat galing sa puso mo, gawin mo yan. First and foremost, para sa Diyos. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Ayun. Ano man ang gagawin mo nang galing sa puso mo, hindi para sa tao, sapagkat nalalaman mo, tatanggap ka ng gantimpala mula sa Panginoon, sa Diyos, sapagkat ang Panginoon, ang iyong pinaglilingkuran ng Panginoong Hesukristo, hindi ang sino paman. You know, the Macedonian churches knows
that it is the Lord's service that they are performing. The Lord's service. They are doing it not for Paul and not for those who are in need. They are doing it for God. Kaya tapos na po tayo, so isummary ko lang. Ano ang pamagat? Very poor but with generous heart. Sobrang mahirap pero mapagbigay pa din. 2 Corinthians 8:1-5, no? Despite of severe trial, despite of extreme poverty, you know, they have generous heart, the Macedonian churches, mapagbigay pa rin sila, no? Hindi sila magnanakaw, hindi nangungutang na hindi nagbabayad, hindi nangaagaw ng church, hindi nang didivide, hindi kinukuha ang puso ng mga tao, hindi Absalom, hindi scammer, hindi budol-budol, no? Hindi pumipirma tapos hindi nagbabayad, hindi ganon. And they gave even beyond their ability. Naku, sobra-sobra pa yung kanilang ginawa, antindi. Glory to God, sobra-sobra pa. Kusang loob, no? They gave willingly. They know their duty. No need to be moved again and again. No need to be extorted again and again. Sabi ko nga sa inyo, dadalo ka ba? Magkakalob ka ba? Magbibigay ka ba? Hahayo ka ba? Magmimission ka ba? Ay, hindi siguro ngayon eh. Makinig ka pong maigi, dito na pa ako magwawakas. Alam mo, dapat naiintindihan ninyo eh. Dapat naiintindihan ninyo kung bakit hindi ako nakakadalo, hindi ako nakakapagbigay, kung bakit hindi ako nakakahayo, hindi ako nakakapanalang, hindi ako nakakapag-ayuno, sapagat dumaraan ako ng matinding pagsubok at laban ng buhay ngayon, dapat maiintindihan ninyo. Pero gusto ko rin ipaintindi sa iyo na sa kabila ng matinding problema, pagsubok, laban ng buhay, kahirapan, ay hindi napigilan ang mga taga-Macedonian churches na gawin ang kalooban ng Panginoon. Let your eyes be opened. Despite of extreme poverty, despite of severe trial, the Macedonian churches never stopped, never hindered to do and perform the will of God. Pakilista mo ito, John 4:34. Our priority is to do and finish the will of the Father. Our priority is to do and finish the will of the Father. Acts chapter 20, verse 24. Our priority, we are living to do and finish the will of the Father. Glory to God. Hallelujah. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi sinabihan ni Pablo, kusang loob. Sacrificing for God. Because they know it is the service for the Lord. And they are doing it first for God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito yung sinabi sa akin ng Panginoon eh. Anak, sa huling panahon, ilalabas kita. Ito na nga po ang huling panahon. Ito na yung aking pinakamatinding paglabas. Maraming aral dyan, lugaw. Maraming aral dyan, mabababaw. And God told me, son, in the last days, I will bring you out. So many shallow preaching, so many shallow gospel. But I will raise you up in this final hour to bring them to their destiny in Christ. Dalin sa hangganan, sa highest calling, and perfect destiny in Christ. Kaya sa oras na ito, hallelujah, ibigay natin yung pinaka-the best natin sa Panginoon. Isuko natin ng totohanan ng ating buhay sa Panginoon. Gusto kong magtanong sa iyo, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord God and Savior ng buhay mo? Binitawan mo na ba ang bisyo mo at kasalanan? Naglilingkod ka ba sa Kanya ngayon? Sa Kanya talaga, hindi sa relihiyon ha. Binibigay mo ba ang ikapumot handog? Nagtitiwala ka ba sa Kanya, dumadalo, at patuloy ka ba na ginagawa ang kalooban ng Diyos? Kung hindi, suriin natin ang ating mga sarili. Friends, are you Christians?
true believers of Christ, true believer of Christ. If not, accept Jesus Christ now as your Lord, God, and Savior. Repent and renounce all your sins. And not only that, serve the Lord now before it's too late. And the Lord will heal you this day. Ang dami ko nang pinag-pray, ang dami nang pinagalingan Diyos. The Lord will perform miracle to you this day. Lalo na po yung mga tinatamaan ng coronavirus dyan. Dami-dami niyan, isipin mo. Matindi, no? Pinuno ng isang denomination, tinamaan ng COVID. Alam nila kung sinong apostol ang kanilang lalapitan. Kaya alam mo, lagi kitang pinapanalangin, eh, pati pamilya mo. Lagi kong pinapanalangin ang body of Christ at ang buong mundo. Huwag mo ring bitawan ang pananalangin mo sa akin at ang pamilya ko at sa Kingdom of Jesus Fellowship. I am always praying for you, for your family, for the body of Christ and for the Philippine Island and for the nations of the world. Please uphold me continually in your prayer, in your fasting. Me and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship. Uphold me continually. So sa oras na ito, ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Lord, Lord, yes, sa both hands to Jesus.
Sige po, ipakita mo sa Diyos ang pagtaas mo ng dalawang kamay. Ayaw ng Diyos na nagtataas ka ng dalawang kamay mo for the sake na gusto mo lang magtaas ang dalawang kamay, ha? Ayaw ng Diyos na dalo ka ng dalo, kinig ka ng kinig at nood ka ng nood na hindi ka nababago. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nagpaparamdam, naglalike ka, nag-heart ka, na hindi ka naman nababago. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Ang gusto ng Diyos, kapag meron kang naririnig na tama, nagbabago ka. At matapos kang magbago, hangarin mo ang pagbabago ng maraming tao, lalo na ang mga mahal mo sa buhay. God wants us to be changed from glory to glory. Every time we attend, every time we hear the word of truth, desire to be changed. Desire to live for Christ, to live for Christ, and to live following the example of Christ. Yung mga naririnig natin, may isa kabuhay natin. Lalo na yung mga mangaral at mga tagapagturo, especially the preachers. Kaya sa oras na ito, taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Come on, lift your hands to the Lord. Father, change us from inside out, mula sa kaloob-looban hanggang kalabas ng aming pagkatao at buhay. Baguhin, ayusin, linisin, banalin nyo kami, Panginoon. Banalin, baguhin, ayusin, linisin nyo, ituwid nyo kami, Panginoon. Cleanse us, make us holy, purify us, God. Change us, God, transform us, God, in Jesus' name. From the inside out, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. And right now, in Jesus' name, cleanse our heart with your holy blood. We are receiving you, Jesus, as our Lord, God, and Savior. Take full control of our lives. Write our name in the book of life. Isulat niyo ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay habang nililinis niyo po ang aming mga puso ng inyong banal na dugo na nabuo sa krus sa Kalbaryo. At sinasabi namin simula sa oras na ito, ikaw na po ang aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas, Jesus. At ikaw na ang bukondrol at magpapatakbo ng aking buhay, ng aming mga buhay. Dalangin din namin naman ang aming buong lahi, lipi, angkan, ang bayang ito, ang buong mundo. Ikaw na po ang magpatakbo. If God cannot rule, let you overrule, God, in Jesus' name. Ura rabasyanda, kung paano hindi ang kagustuhan ni Jonah ang nanaig. Ganon din po ang gawin nyo sa aming buhay, sa aming lahi, lipi, angkan, sa bansang ito, sa buong mundo. God, you allow not the will of Jonah prevail. Let not our will, let not anybody's will, even the devil's will most especially, not prevail in our lives, in our clan, relatives, in this nation and in the nations of the world, in the body of Christ, Lord, in Jesus' name. At sa oras na ito, Panginoon, we receive your healing. We receive your miracle. Tinatanggap po namin ang kagalingan. Tinatanggap po namin ang himala. Tinatanggap po namin ang pagkapala at kasaganaan. Tinatanggap po namin ang sagot sa aming mga panalangin. Panginoong Diyos, ilalagay niyo po ang mga tamang mga tao sa body of Christ, sa gobyerno at sa buong mundo. At kami na nga po yun, Panginoong Diyos. You will put the right person in the church, in the government. And we are that people, O God, in Jesus' name. Thank you, Lord. We are healed. We have been healed by the stripes of Jesus. Sa oras na ito, kapatid, kaibigan, minamahal, magulang, hindi ko maisa-isa kung ano yung dalangin ng iyong puso. Hindi ko maisa-isa ang mga sakit at karamdaman mo. Pero sa oras na ito, iniisa-isa ng Diyos, sasagutin ka. Iniisa-isa ng Diyos na pagalingin ka at gawan ka ng himala. Pasalamatan mo na ang Panginoon. Pinapagpala na ang iyong tindahan. Pinapagpala na ang ng Diyos ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, ang iyong pamilya, ang pag-aaral, ang ating ministry. Pinapagpala at nililigtas na ang ating mga mahal sa buhay.
pati na rin ng bansang ito, pati na rin ng buong mundo. Pasalamatan mo ang Diyos. At ikaw ay mag-message, ipaalam mo sa amin ang magandang ginawa sa iyo ng Diyos. Ipatotoo natin. Ipadala mo ang iyong mga ikaputandog at ikaw ay dumalo. Tadagawain ng Panginoon. Sa Sunday, 10:00 ng umaga, huwag kang mawawala. At 2:30 ng hapon, huwag kang mawawala. Kaya ayaw ng kagrupo mo, ayaw ng dabarkads mo, pumunta ka. Ang sabi ko, pumunta ka. The Lord is blessing your store, your business, your job, our ministry, your studies. And you will send me a message and we will testify the goodness of God to the world. Hallelujah. You will attend. And you will give your tithes and offerings faithfully here. You will bring it or you will send it through BDO, BPI, through GCash, through China Bank, through different couriers, so many, many ways. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, magpasalamat ka na sa Panginoon. Ang sabi ko, magpasalamat ka na sa Diyos. Dakila ang Diyos, mabuti ang Panginoon. For you are great. No one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Jesus. Sabi natin, you deserve the glory. You deserve the glory. And the honor. Hallelujah. As we lift our voice in praise. As we lift our hands in worship. You deserve the glory. And the honor. As we sing our heart. And saying we love you as we live. Panginoong Diyos, maraming marami pong salamat. We bring back to you all the glory in Jesus' mighty name. And everybody says, Amen and Amen. Sa purihin ang pangalan ng Panginoon, continue to watch and listen Thus Saith the Lord programs. Patuloy na pakinggan at panuorin ito ang sabi ng Panginoon, radio at television program. At patuloy na dumalo Sunday, no? 10 a.m. and 2:30 in the afternoon at number 60, Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City. We have so many churches all over in different places. But the main church is here at number 60, Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Landmark, Rusty Lopez Shoe and Department Store. Shoe Factory and Department Store. Rusty Lopez, number 60, Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City, 10 o'clock in the morning and 2:30 in the afternoon. No, like, share, and subscribe. Gawin mo ito, ha? Huwag mo lang itong pinapakinggan, ha? Pag hindi mo alam, paturo ka. Like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel.
and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. So God bless you, and God bless you more.